Magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, sa kalendaryo po ng mga kapatid nating Chino or Chinese, ang taon pong ito ay Year of the Ox. Sa Tagalog, taon ng mga kalabaw. At para sa mga Chino, ngayong taon, maaari nating matutunan ang magagandang katangian o ugali ng mga kalabaw. Halimbawa nito ay buong araw raw ito sa sakahan, buong araw na masipag na nagtatrabaho, nag-aararo. At ang maganda sa mga kalabaw, anila, tahimik lamang ito sa pagtatrabaho. Hindi masyadong nagpapapansin o humihingi ng atensyon. Silent worker, ika nga. Yan nga po marahil ang dapat nating matutunan ngayong taon, ano, mga kapamilya. Lalong-lalo na dahil magiging mahirap daw ngayon ang ekonomiya, di lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Kaya't kailangan nating magtrabaho, kailangan magsipag. At higit sa lahat, sa gitna ng ating pagsisikap, ng ating pagtatrabaho, marahil nga, kailangan din po nating matutunan ang pananahimik. Naku po, God knows kung gaano tayo kaingay. Lagi tayong humihingi ng atensyon, nagpapapansin, nagbibida. Sa pamahalaan na lamang, ano, kailangan laging may recognition. This is donated by Congressman so-and-so. Oh, di po ba? Sa kasaysayan po ng ating simbahan, napakaraming maituturing na mga banal na silent workers. Tulad halimbawa ni San Jose na amain ni Jesus. Tahimik sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Ngayong taon mga kapamilya, naway tularan natin ang kanilang halimbawa. Masipag at mapagkumbaba sa pagsasagawa ng ating mga tungkulin. Amen.